And we are back again mga chong with another NBA G League at Giles Pilipinas updates na naman tayo. Ngayong araw mga chong ay pag-uusapan natin ang pag-aanda ni Kai Sotto sa kahit anong role para sa Ignite team. Samantalang sa Giles Pilipinas naman, handa na nga ba tayo para sa pagdaraos ng FIBA Asia Cup qualifiers sa Clark Bubble? Kailang ating mga pag-uusapan ngayon, para bago yon, please subscribe and click the notification bell button on YouTube. At para naman sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo na ang aming Facebook page para sa more basketball news kagaya nito. So ito na nga ang inyong pinakihintay mga chong, nandito na nga ang ating ipamimigay na sapatos. So papaano nga ba makasali dito sa giveaway na ito? Simple lang mga chong, follow nyo lang itong dalawang steps natin. Una ay mag-subscribe ka lang dito sa ating YouTube channel na Timeout PH. Pangalawa ay mag-comment ka ng kahit anong related tungkol dito sa video. At kapag umabot tayo ng 100,000 subscribers ay bubunot tayo ng isa sa ating mga videos at mula doon ay pipili tayo ng isang 1 lucky winner gamit ang random picker. So ano pang hinihintay nyo mga chong, paabuti na natin to ng 100,000 subscribers. Good luck and back to the video. Ayun nga sa nailabas sa report ng Philstar.com sa kanilang website, handa na nga ang ating pambato na si Kai Sotto na tanggapin ng anumang role na ibibigay sa kanya ng coaching staff sa oras na lumarga ang Ignite sa NBA G League ngayong February. Laki na kasi ang naging improvement ni Kai sa mula nang siya ay pumasok dito sa Ignite team. At dahil nga dyan ay alam na ng coaching staff ang kapasidad ni Kai kaya tinututukan ito ng gusto upang mabalakas ang kanyang mga weak points. Halos mag-iilang buwan na nga kasi si Kai dito nga sa NBA G League under ni Coach Brian Shaw. Kasama niya pa nga dito ang mga elite young players na mayroong din magagandang rankings pagdating nga sa mock draft. Kaya isa itong magandang opportunity para sa ating pambato na masabayan ang mga ganitong kalidad ng mga players. Dahil dapat natin expect na kung makakapasok man siya sa NBA ay higit na mas athletic pa ang mga players na makikita at makakasabay niya dito. Kaya dahil nga dyan mga chong ay handa nang sundin ni Kai ang lahat ng itinuturo ng kanyang mga coaches, especially sa kanyang head coach na si Brian Shaw. Mayroon pa ngang mensahe na ipinahatid si Kai para sa ating lahat. Sabi niya nga dito, my game plan is to know my role and to be the best at it, and just always be there for my coaches and my teammates. Isa ito sa mga magagandang sinabi ni Kai dahil hindi niya naman talaga kinakailangan na makipagsabayan talaga sa mga top young players na kagaya nila Jalen Green at Jonathan Kuminga. Masagawin niya lamang yung kanyang role at mapapansin talaga siya ng mga NBA analysts. Dahil kung real talk lang naman talaga ang pag-uusapan natin mga chong, ay napakalayo ng mga players na ito para sa ating pambato. Kaya ang isa sa mga magagandang maisasuggest ko kay Kai ay improve ang kanyang paglalaro as a center of the team. Dahil isa nga yan sa mga importanteng role na nagdadala para sa kanilang koponan. Dahil kung wala ito ay talagang mahihirapan sila. Kaya para sa akin mga chong, so far okay ang ipinapakita ni Kai ngayon. Nag-i-improve siya ng paunti-unti at nakikita ang kanyang mga weaknesses na dapat pang improve. Binanggit nga din ni Kai ang pamilya nito bilang kanyang pangunayang inspirasyon para maabot ng kanyang pangarap, particular na nga ang makapaglaro sa NBA. Dahil mga chong, sino pa nga ba ang ating paghuhugutan ng lakas para sa ating mga pangarap kundi ang ating sariling pamilya? Tinuturing nga din ni Kai na numero unong idolo niya ang kanyang ama na si Irvin Sotto, na isa ring basketball player noon sa PBA. Sabi niya nga dito, my dad is the biggest factor on why I choose to play basketball. I grew up watching him and I just felt the love of the game because of him. Dumaan nga sa matinding pagsasanay ang Ignite sa California bilang bahagi ng paghahanda nito sa NBA G League season. Magkakaroon lamang na maikling pahinga ang koponan para sa holiday season, ngunit agad itong babalik sa ensayo sa mga susunod na linggo. Dahil nakatakda lang ang simula ng NBA G League sa February 8 habang nakaschedule lang ang playoffs nito sa March. Kaya mga chong, ito ang isa sa mga mainit na isyo ngayon na malabo na makapaglaro si Kai para sa FIBA Asia Cup qualifiers sa February. Dahil nga sa lalaroin ito sa NBA G League sa isang bubble setup. Pero gayunpaman mga chong, isa rin ito sa mga magagandang opportunity para kay Kai na mapataas ang kanyang NBA mock draft for next year. Dahil isa rin ang NBA G League sa maaari magpataas ng rankings ni Kai para sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA next year. Samantalang dito naman sa Giles Pilipinas mga chong, ayon nga din sa nailabas ng Philstar.com sa kanilang website,
walang magiging problema sa pagdaraos ng FIBA Asia Cup qualifiers sa Clark, Pampanga. Dahil nga ito sa matagumpay na pagdaraos ng nakaraang 2020 PBA Philippine Cup sa bubble. Ito rin ay ginanap sa Clark, Pampanga. Kaya tiwala ang mga basketball officials na magiging maayos din ang pamamahala ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Katuwang ang Clark Development Corporation o CDC, wala naging problema ang PBA sa pangangasiwa sa nag-iisa nilang komprehensya sa gitna nga ng kumakalat na sakit ngayon. Ginawa ang All-Filipino Tournament sa Angeles University Foundation Gym sa Angeles, Pampanga, habang tumuloy naman ang 12 koponan sa Quest Hotel sa Mimosa. Nga sa PBA Commissioner Willie Marshall, hindi po kami nagkamali ang PBA na maging partner ang CDC sa PBA bubble. The experience of Secretary Vince Dison and his team Quest AUF na ginawa nila para mapatuloy ang bubble. Pilipinas kasi ang hawak sa third at final window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa February 17 hanggang 22, kung saan kakampanya ang Gilas Pilipinas head coach na si Jong Uichiko. Kasama nga ang Pilipinas sa Group A, South Korea, Indonesia, Thailand, samantalang nasa Group C naman ang Australia, New Zealand, Guam at Hong Kong. Isa na nga lang mga chong sa malulungkot at hindi magandang balita ay malabong makapaglaro si Angie Kwame para sa ating naturalized player. Dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin okay ang kanyang mga papeles na nilalakad ng ating kongreso. Kaya ayon mismo sa SBP Program Director Tob Baldwin sa naganap na virtual press conference ay kinakailangan nila ng mga PBA pro players para sa kanilang Gilas Pilipinas National Team na kakaharapin ang Indonesia at South Korea. Pa nga mismo kay Coach Tab Baldwin in this upcoming window, because the PBA is at a break period, we should be able to access some PBA players. Pero sa ngayon nga daw ay hindi pa nila ma-determine kung ilang players ang kakailanganin nila para punan ang Gilas team. Itong November window ay binubuo ang Gilas Pilipinas ng mga young players, kasama na nga dito sina Dwight Ramos, Justin Baltasar, Brothers of One and JB Gomez de Liano, Kobe Paras and other young prospects. Kaya kung kayo ang tatanungin mga chong, sino-sino ang mga players na gusto nyong isama para sa ating third window? Lalo na't ngayong malabo na nga rin makapaglaro ang ating pambato na si Kai Soto at mukhang hindi na nga rin naabot ang ating naturalized player na si Angelo Kwame. Pat na nga ba ang kukunin natin mga pro players sa PBA para harapin ang Indonesia at South Korea? Anong masasabi nyo para sa naturalization process ni Angelo Kwame? I-commento lamang yan sa baba at ating babasahin yan. Hanggang dito na lamang ang ating timeout review. Kung nagustuhan nyo itong video at gusto nyo pa ng more PBA, Gilas Pilipinas, NBA G League at Kai Soto updates, ay mag-subscribe ka na. At i-click mo na din yung notification bell button para maging updated ka sa more basketball news kagaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.